Hello mga master, what's up? So yung palimbagong araw, palimbagong video naman po tayo. At ngayong araw mga master ay sasagutin natin o pagbibigyan natin yung isa sa ating mga subscriber. Kasi isa naman sa ating mga subscriber ay nag-request. Siya si Momosen Perez. Sabi niya dito, next vlog, Pasilip skill build boss. Yun yung sabi niya. Ayoko sanang gawan, kaso alam niyo naman ako, mapagbigay tayo, mabait, at alam niyo naman ako mga master. So yan, gagawa na natin yan ng video. So ito mga master, wait lang, nandito pala ako ngayon. Saan ba to? Sa Kokomo Beach 1. Nagpa-farm tayo ngayon ng Jellyping. Kailangan ko yan. So wait lang, alisin na muna natin itong mga kalagay natin dito kasi masyadong maingay sa skills. So yan mga master, eto na tayo sa skills. Yan dyan, dito yung mga master, ranger na tayo, kaya karamihan ng skills natin nandito. So eto yung aking skills mga master. I-explain ko sa inyo kung bakit ito, at paisa-isahin na natin yan. Pero may sige, explain na natin. So yan mga master, kung makikita nyo sa aking skill build, meron ako ditong dalawang, anong tawag dito, dalawang combo ng skill at passive. Yeah. So yan mga master, kung makikita nyo dalawang combo ng skill at passive yan. Una mga master, dito sa mga ranger kasi itong gamit ko, mula sa archer naging mula sa novice, archer, hunter, snipers, ngayon fourth job na ranger. So yan mga master, kung makikita nyo, ito yung passive ko. Para sa mga ranger pala dyan, advice ko sa inyo, pinaka OP sa lahat mga master, napaka OP talaga, napakalakas, itong Falcon Mastery. Itong mga master, yung passive na napaka OP. Yung bawat basic attack mo, meron na siyang Falcon Bolt. Yan. Meron siya mga master na binibigay nung yung ano ba tawag dito? Yung atake mo, pero meron siyang Falcon Bolt every ilang second ba 'to nakalagay dito? Wait lang. Nasa 13.5 seconds. Ibig sabihin, 13.5 seconds mga master, nagpapalabas siya ng skills na Falcon Bolt. Ito yung Falcon Bolt. Yun, pag ni-level up mo to, minax ko na kasi to level 30, yung damage niya nag-i-increase. So, ito na 375. Kaya ang damage niya mga master ay attack 240, pero 13.5 seconds pa rin yung kanyang, ano bang tawag nito? Yung kanyang cooldown. So, ito papakita sa inyo. Wait lang. Wait. Mali. Sorry. Yan, eto. Yan. Pagka nagka-cast kasi yan mga master, yung kulay puti lang, lumalabas na lang yung skill na yun. Wait. Kaso 13 seconds yun mga master. Tsaga na natin. So yun, 728 na damage. Yun mga master, yung puting damage na yun, yun yung Falcon Bolt. So yun, kita nyo na ha. Nasa first passive pa lang tayo ha. Ito naman yung Falcon Assault at Falcon Rush Damage. Yung Falcon Rush Damage, dito din yan, kasama na din yan dito. Yung meron siyang stun rate na 27.5%. Ito talaga napakaganda mga master, kasi 27.5% may chance na ma-stun o tumigil yung paggalaw ng kalaban. At 9.5 second lang yung kanyang yung kanyang cooldown. So mabilis. Ito mga master, Falcon Assault yung nakalagay ko dito. Ito yung combo dito na sinasabi ko. Yung Falcon Mastery na passive, may combo siya ng Falcon Assault. Yung Falcon Assault mga master, nandito pa siya sa art sniper na yung third job skill. Ito siya, Falcon Assault. Ibig sabihin dito, base sa passive nito, pinapalakas niya yung damage ng Falcon Assault, 375 mga master. So ang damage nito ay tataas. Ang kasi nakalagay dito is ang cooldown niya is 9.1 seconds, 600 yung range, 10% yung kanyang MP. Ito yung damage niya. Attack 91% times 8. Yung 91% ng atake mo mga master, ito times 8 mo yon. So plus mo pa yan dito sa passive nito, na damage increase na 375. So ito na yung magiging damage niya. Papakita ko sa inyo. Yan mga master, ito yung Falcon Assault. Papakita ko sa inyo yung damage niya. So yun, 2.2 million yung kanyang damage mga master. Wait lang, patayin na natin itong mobs na to. Sayang din kasi yun eh. So yan, patayin muna natin to. So yan, wait lang. So yan mga master, yan yung sinasabi kong kumbaga passive active na combo. Yung passive na to, sinusupport niya yung passive na to, yung active skill na to, kaya lumakas siya. Kung wala kang ganto mga master, napakina lang yung damage yan. Hindi yan naabot sa 1 million. Siguro mga 700,000 lang yung damage yan. So, ito na yung pangalawa natin na combo. Ito at ito. Ito mga master, yung wind sign
At ito naman yung Arrow Storm. Ito mga master, sobrang lakas kasi nitong Wind Sign. Kasi yung H skills na inilalagay mo mga master ay lahat ng skills mo mga master ay basta naka wind type siya, may dagdag na damage, nasa 16.5%. So combo siya talaga dito kasi yung 275% ng attack mo times 4 plus mo pa yan mga master ng 16.5, kaya lalakas talaga. Ito yung damage niya, napakita ko naman sa inyo. So yan, nasa 1.1 million. Ngayon naman, ito ang kinagandahan dito sa Windsign mga master. Kaya sobrang OP niya kasi lahat ng mga atake mo na may wind attribute ay lalakas. Kasama na dyan yung basic attack. Kaya kung titingnan nyo mga master, ito yung basic attack ko. So yan, kasi ang weapon ko dito mga master, naka wind element 4 na ako. So yan, wind element 4 tayo mga master. Kaya kita nyo naman yung damage niya dito, 92% yung damage niya. Makikita nyo dyan. At yung basic attack niya mga master, parang may nagkukulay green. Pakita ko sa inyo. So yan yung mga master na parang nagkukulay green na yan. Yan yung passive na yan na gawa ng Wind Sign. Yung damage niya is dumudoble o tumataas talaga. So nasa 200 per basic attack. Pero mababa pa nga ito kumpara sa iba. Pero so yun lang. So maribin yan mga master, ito na. Isa pa sana sa pinaka OP, ito Ranger Main. Kaso nag-alangan akong i-max agad to kasi kailangan ko din ito. Ayoko na sana ilagay itong heal. Kaso nakakuha naman ako nitong... asa na ba yun? Nakakuha naman tayo sa event. Ito. Yan mga master, yung Keep of Ancient Lord Shadow. Na-transcend niya yung first aid. Kasi first aid talaga yun mga master. Ngayon naging heal na. Titingnan niyo, ating yung mga master. Kung aalisin ko to, unequip natin. Pabalik yung skill na yun sa pagiging first aid. So yan, first aid lang. 30% HP yung balik. 20.1 seconds yung cooldown. Pero, kapag ka naman siya ay in-equip mo, automatic na siya mga master magta-transcend. So yan, equip natin siya. Automatic na magta-transcend na yan sa heal. 40% na mga master yung dagdag at 15% seconds lang yung cooldown. So, di mo na kailangan ng drain layer dito. Kaya ito mga master yung dahilan kung kaya nilagay ko pa rin itong heal. Sa ibang mga player, hindi na sila naglalagay nito pero ako trip ko pa rin kasi sayang din naman yung transcend nito. Sayang din naman yung transcended skill na yan kaya talagang malakas yan. At ito pa pala mga master, sobrang OP din ito. Sa passive ko pa, nilagay ko yung Wind Talker kasi may movement speed siya. Mahirap makakuha ng movement speed lalo sa mga items. 22.5 na movement, attack speed 7.5 at meron siyang flee. Ito tayo yung maganda, yung flee. Nasa 20 o 16. Yung flee naman mga master, yan yung rate na makakatakas ka, hindi ka tatamaan ng atake ng kalaban. Kumbaga mag-miss. Papakita ko sa inyo. Yan. Lalakarin natin yan. So, kita nyo ba mga master, miss yung karamihan na lumalabas. Ibig sabihin, hindi tayo tinatamaan dahil mataas yung ating flee rate. So yan, ganyan yung mga master. Yun yung dahilan nung kung bakit di tayo tinatawan. Ito na yung mga master yung ating ano. Yung movement speed 180, attack speed 558, mababa lang muna. Attack natin 61,000. Saan ba yung flea dito? Ito pala yung flea 2096. Kaya medyo matastas yung flea natin. So yan ang mga master yung aking skills. Last pala na skill natin mga master ay ito. Yung improve concentration, importante talaga to sa mga archer para sa attack speed, plus 22.5 din yan. So, ang ginagawa ko na lang mga master, ito, inalak ko na rin to. May hit din kasi ito, importante yung hit. At ito rin, para sa range. Pero, ang tinatapos ko ngayon mga master, ito, kasi sobrang open ito yung ranger main na passive. Ito yung imamax ko rin, target ko itong imax, pero level 7 pa lang ngayon. Kasi overall damage resist, ibig sabihin mga master, pag... yung damage niya, every damage na makukuha niya, pwede sa basic attack, pwede sa skills, mababawasan ng 5.25. Kapag nasa atake na talaga yan mga master, medyo mataas na talaga yan. So yun yung dahilan yun. Wait lang, patayin natin itong boss na to. Medyo mataas na damage niya. Kaya yung mga ranger mga master, kung mapapansin nyo, pagka naka 4 jab na siya, yung mga archer kapag ganito na mga master, medyo makukunat na. Kasi dahil dun sa passive na yon. Kaso nagkamali lang ako, nag-alangan akong i-max yun kasi alam nyo mga master, mas trip ko yung heal para balik buhay tayo. Trip ko yun eh. So yun mga master, yun yung aking skill set para dun sa nag-request.
Bala kayo kung gagayahin nyo o ayaw nyo. Trip nyo na lang yan. At least pinagbigyan ko yung request mo. Yes, sana makatulong to. Ito pala mga master, hindi ko na to inalaga yung aim bolt. Kasi yung element niya ay earth. Yung weapon ko naman is naka wind level o element 4 na wind. Kaya hindi siya masyadong, alam niya, hindi masyadong match. Kasi pa mga master, medyo mahina talaga yung bigay nito na attack damage. Siguro nasa 200,000 lang ito nung nilagay ko. Pero napakaganda nito kasi 6.5% lang yung cooldown o 6.5 lang yung cooldown. Kapag minax mo ito, nasa 5 seconds na lang. Every 5 seconds, may 200,000 kang damage. Pero mababa pa rin dahil yung attack mo nga, tingnan mo naman, yung attack natin nasa 220 na. 220,000 yung basic attack natin. Compare mo naman dito sa skill na to. Yan, 2 million. Tsaka ito. Nasa 1 million. Ito pala mga master. Nakalimutan ko din na isama. Ito yung OP na active skill dito. Kasi ang binibigyan niya mga master ay range damage increase. Archer tayo kaya kailangan yan. Attack 15.65% mga master. Napakataas niyan. At attack speed naman na 8.25. Ang problema lang dito ay matagal siya. 22 seconds yung cooldown. Pero ang duration naman 11.7 seconds. Ibig sabihin sa 11.7 seconds na yan, magti-take effect to ng mga buff na to. Kaya parang buffer talaga siya mga master. So doon naman pala sa mga nagtatanong bakit hindi ko inalagay ngayon itong arrow shower na to. Kasi naka wind element 4 naman tayo at may wind sign din naman tayo na passive. Bakit na hindi ko nilagay ito? Yung arrow shower. Hindi, para sa akin kasi mga master eagles na lugi-lugi na to. Kasi tingnan nyo naman, attack 68% times 4. Napakababa nyan. At, ano bang tawag dito? Trinay ko na siya mga master. Ang damage niya siguro umabot lang ng 700,000. Mababang mababa. Compare mo naman dito. Nasa 1 million, 1.3 million. Tapos ito naman nasa 2.2 million. So, mas maganda pa rin yung dalawang skill na to. At hindi mo naman ito pwedeng alisin. Itong active na to na pang buff. Kasi talaga napakaganda niyan. At ito syempre, trip na trip ko kasi may heal. Yan yung trip ko talaga mga master. So, yan yung dahilan ko. Hindi na ako naglagay ng arrow shower. Pero depende din naman yan sa trip nyo mga master. Kung trip nyo pa rin mag arrow shower. Pero, advice ko lang, bagaman okay din naman siya pero hindi siya ganun kalakasa na dahil archer nasa first job pa lang kasi mga master eh, medyo malayo-layo na yan. So yan lang mga master yung aking advice o yung aking skill dito sa nag-request. Sana nakatulong to. Yun lang, bye-bye.